Game, we'll move forward with the draft picks, mga brother. Tignan natin kung anong mangyayari dito. Blue side for the team SRB. Kala ko ano to? Kala ko fraternity, pero ito yung ano, San Roque basketball court ata. Tapos for the red side, we have the Polillo Island Tariktik. So Tariktik, mga brother, is ibon daw, sabi ni Brother June Judge. Ibon daw yun sa kanila. So yan, Tariktik Festival, meron silang Tariktik Festival. Ganoon, mga brother. First game pa lang to, Brother Rodolfo, ah. Your team is banning. So first bans from both sides, Esmeralda for the blue side and Claude ban for the red side, mga brother. Still have op. Ito, yan ang mahirap kasi pag gantong draft pickings, mga brother. Custom draft pick is you have two bans first, unlike sa ranking is a 3 bans kagad. So yun ang difference, mga brother. So, tignan natin kung paano nila i-maximize yung plan sila, mga brother. Tulog na kampi. Gisingin mo na, Brother Rodolfo. After neto, ma-next na kayo. So, first pick coming... Ay, makakita na tayo ng link again. First pick coming from the SRB would be the link. Hylos, first pick for the red side. Kinuha na nila, kukunin natin nila lahat ng tank. Diba? Dapat ginawa na nila ang Cobra Atlas para talagang lahat ng crowd control tank nasa kanila na. So, we have Selena pick. Pwede ba ba? Yuzong available din. Uranus available din. Tingko dito sa SRB Angeling. Ito na. So we have sinecure na nila ang dalawang tank na isang sustain, isang taga setup. We have Kupra and Hylos. Meron pa marami pa tayong open. Pwede pa silang pumick ng offlaners. If I were them, I would go for Johed. Diba? Ang dami pa. Johed is a viable pick, mga brother, ng offlaners. So please, keep that in mind, lalo pag maglalaro kayo. Joint is important, mga brother. Now we have here Yuzong pick coming from the SRB. Now we still have open off lanes. Pwede pa silang kumuha ng off lanes. Ang dami pang off laners, mga brother. They could go for the Uranus. Uranus is a good sustain lane. Ang dami pang pwede. Pwedeng-pwede. Now we have Valier pick coming from the side. Good pick din actually kasi Valier. Meron na silang dalawang tank, kumuha pa sila ng isang support. Di ko alam kung paano nila gagawin to. Di ko alam anong gagawin ng Tariktik, pero mid lane Valier parang ang layo eh. So magban na sila ng tank, they could ban Grak or Atlas para wala sila ng Atlas, they could ban Atlas. Hindi ko alam anong plano dito ng Tariktik, mga brother, ha? Pero let's see kung paano nila gagawin to. They could still ban an offlane dito pa for the side of yung mga counter kay Link na tank na offlane. We still have Johed, magandang counter kay Link yun, mga brother. Hellgirt, ay wala pa lang ba na Hellgirt. Johed, shout sa'yo ma'am G, Angie, kamusta madam? Marami pang possible bans. If I were them, I would ban an offlane. Johed, good ban. Yan, tama tayo, man. Ganda yung prediction natin doon. Johed ban coming from Team SRP. X-Borg, an offlaner coming from the team. Tariktik, mga brother. Di ko talaga ma-figure out kung paano mag-fit to. Ayan ang sasabi sa inyo, Angela as a support. Now we still have a tank. Meron pa tayong Grak. Kunin mo na yung Grak. Grak is also available, mga brother. Masakit din na tank yan. Basha. Pero ako, Grak na lang ako. Mas maganda pa. Siga Gaming yung Grak natin, mga brother. So with this setup, mga brother, this is a 1-2-2 setup. Offlaner Yuzong, mid lane Grak, and then the Link bot lane red buff side nila ang kanilang Kimi, si Gab, tsaka si Brother Angela. So yan. Now carry for the core naman dito sa ating team Tariktik. Hindi ko talaga ma-figure out sino mag-offlane. Pwede siguro mangyari ito, either offlane Kupra or offlane na Valir. Yun, mga brother. So, titignan natin, mga brother, kung ano mangyayari.
Now, we'll just introduce our teams, mga brother. For the Team SRB, we have Tamis for the Yuzong, Lactobacillus for the Grok, Gab for the Kimi, Error Free for the Angela, and Paul for the Ling. Now, for the Team Polillo Island Tariktik, we have June Jals for Valier, Tres Cepas for Kari, Chongling Shi for Kufra, Kongka for Xborg, and Kick 08 for Hylos. Ayan, mga brother. Fuck that IGN. Fuck those IGN, mga brother. Ang hirap bang ito. Magandang bakbakan to. Pero sa setup nila, I would go for the Team SRB, mga brother. Dahil una sa lahat, Angeling is very deadly. Lalo na pag naka-air dito, tapos ka talaga dyan. Pero 1-2 to, I'm guessing dapat i-prioritize nila ang turrets. Pero mukhang 1-3-1 na mangyari ah. Offlane Kimi na lang gagawin nila. Pwede rin. Hindi. Nanakot lang. Ginulo lang ako ng Angela, mga brother. So now, we have here clear minion waves lang sa mid lane. Pero masakit yung Valir sa early game, mga brother. Huwag kang magkapapasiguro dyan. Tamang sticker dito siya. Kung nakas siya, nag-i-sticker-sticker lang, mga brother. Ang ganda, ang sakit ng flame shot. Pero flicker out. Flicker doon papasok si brother Cobra natin. Mahirap bang ito ng mga IGN nila. Buisit na yan, di ba? So, kailangan maka-clear lang ng wave. Diretso Lito Wanderer. Pero dapat ako kay Valir, manggugulo lang ako sa Lito Wanderer nila. Di ba? Hindi na nila kailangan dyan lahat. Sayang naman, di ba? Now, dito Lito Wanderer is now being taken care of Paul and Grok. Tingnan natin. Clear wave lang ulit. Huwag ka masyado matype dyan, brother Paul. Masyado masakit dyan. Now, we have Hylos here. Hylos pala ang kanilang offlane, mga brother. So, Tames versus Kicks. Tingnan natin kung sino makikick sa mukha mamaya, mga brother. Very, very passive gaming lang, mga brother. If I were Valir, mga brother, I'd be more aggressive against them. Kasi mas maganda ang aggressive Valir. Masakit yan, nakakagulo yan, nakakapag-back yan ng mga kampi. Di ba? Nakakalaban. Mabibwisit ka dyan, brother. So we have you for the bot lane. Very aggressive din itong dalawa to. Which is dapat naman talaga since we have flame shot coming from Junjal. Sige natin. Tamang apoy lang din. Flame of Rega dito siya. Kung siya siya. Xborg. Grabe naman. Pero tamang magti-take lang sila ng objective dito, mga brother. Tamang ko-contest ba to? Papasok dito si Ling. Hindi na sana. Dapat kinuha niya na yung top lane. Pero level 4 dito ang Ling. Tempest of Blades. Tingnan natin. Pamambaw na lang itong Tempest of Blades niya, mga brother. Grok now backing up. Tingnan natin kung ano mangyayari. Si Xborg may gagawin ba? Tamang kuha ng Tempest of Blades. Mali ang talong doon ni brother Paul. Walang mangyayari. Paramdaman lang. Nagsayangan lang sila ng mana. Kimi clearing up the minion wave. Tingnan natin kung ano. Wala, mga brother. Punta sa mid lane dito sa ating Ling, mga brother. Pero tingnan natin nga, may nangyari pa ba? Wala na. Tres Cepas, gusto mag-farm. Pero pinipilit niya matanggal yung bato. Ewan ko anong sinuntog niya yung sarili niya doon sa bato, mga brother. Masyado masakit yun. Clear the minion wave. Paul, now going to the top lane. Dapat kunin niya na dito yung crab. I-take niya na. Now, ang sakit dito ng sustain ni brother Cakes. Si Tamis nararamdaman yun. Glorious pathway just to get out of the shit. Mga brother, wala pa rin nangyari. Now, ito, malilibre sa push ang ati si brother Gab at error free. Tingnan natin kung anong mangyayari. Xborg now, bakit nga di ata nila mababasag ito, mga brother. Objective taking na for the side of the... So, this is a 1-2. Nakuha ni, yung blue. Nakuha ni Valor yung blue, ha, mga brother. Hindi niya binigay sa Karin, So, nagkamali na apoy ata yun. Kicks now, maintaining the lane. Carry sa likod, Tres Cepas, setting up. Tingnan natin, dapat pinauna niya dito si ating Cooper, mga brother. Pumasok si Ling, Paul. Now, Shenron, tingnan natin, activate Tempest of Blades. Pero ang tagal nag-charge doon ni brother Cooper. Enemy destroyed sa bottom lane, na take na. Pero sanip pa naman si Angela kay Shenron, mga brother. Tingnan natin kung ano mangyayari. Sinisustain na ni Kicks. Umpug sa bato si brother Black to Basilos. Tingnan natin, Cooper is now dead. Two are dead on the top lane, mga brother. Tres Cepas, nadamay pa ang kanilang core, mga brother. Deads ang ating Hylos, Cupra, and ating Kari. So, ang sama ng trade na yon, 3-0 trade coming from the side of Team SRB. Masyadong masakit ang ginawa nila doon. They should maximize the use of Valir, mga brother. They should maximize that dahil una sa lahat, Valir should be aggressive sa early game. That is a very important strategy, lalo na pag Valir, pag support user ka, mga brother. Kaso now, they are giving space sa ating link. They are giving space sa both side lanes dahil available na, nabasag na ang turret. Meron tong retry, mga brother. Meron pang Tempest of Blades, Dragon Form,
Kaido lumabas, Tempest of Blaze activated by Link, Last Insanity activated to by X-Bolt, mga brother, bumabaan na si Shenron. Tingnan natin, patay ang ating Yuzong, mga brother. Now, double kill coming from the carry, ang ganda pa naman banat nun. Ay, double kill coming from Doom Judge, mga brother. Ang nakatake pa ng kills, mga brother, isang ating Valir. Habang naka-Bounty Hunter atong si Tresepas, hindi niya nakuha ang dalawang kills. Sayang nga naman yung mga brother. Pero clash yun, you cannot blame Valir dahil gusto niya lang mag-micro. Kailangan niya tumulong sa clash. Nakatambay siya dito. Nakikipag-usap si June Jones sa ating neutral. Pero umalis na, tinamad na siya. Na-boring nakausap dun sa neutral, mga brother. So, tamang farm lang din. Mambout na si Tresepas. Ewan ko kung bakit. Pumunta ata sa top lane. Kung asa nalay po siya lang to. Dapat meron mag-back up dun sa top lane turret. Dahil may magpupush ata doon, pero hindi. Tamang take lang din ang ating objectives, mga brother. Nice rotation coming from the side of Polillo Island, directing ang haba ng pangalan nila, mga brother. Now they are going for the push mid lane, mga brother. Pag ito na open, masyado nang lamang na sa map control ang ating SRP. Pero mambout lang dito, last insane activated si Shenron. Activate ba ang Kaido, mga brother? Pumasok, ang ganda ng pasok dito ni Link. Ang ganda rin pasok ni brother Tami sa atin. Kicks now being nakupo. Kicks has nothing to do with it, mga brother. Sayang, ang sakit lang, di ba? Ayan, ang pag Hylos Gaming ka, tatayo ka lang talaga, sasabihin mo yung damage. Pero now they are being very aggressive. Link activated Tempest of Blaze, mga brother. Mambout lang din si Kari, walang nagawa. Tamang objective lang din, walang mangyayari sa side ng ating team Tariktik. So lamang na dito, objective wise, mga brother, ang team SRB. Sobrang lamang na sila, ang layo na. We have a 4k gold lead. Although kaya yan, pero sa objectives, sa map control, lamang na ang team SRB. Habang si June Jazz dito, gustong tumatayo-tayo lang talaga sa mga damo-damumin eh. May ligatas sa damo, mga brother eh. Hindi mo alam kung anong ginagawa niya. Pero ayan na, nabuhayan na mo kintusan ng bumili ng suka. Naka-immortality na dito si brother export natin, mga brother. Paul now, going for segways, going for farms. Maganda yung ginagawa niyang brother. Reserve the red tree para doon sa turtle. Tamis now, taking care of the objectives, mga brother. Pupunta lahat doon. Ang gulo nang nangyayari, mga brother. Lahat sila nagpupunta sa isang lane. Hindi, itong X-Bolt sa salo. Turtle now has been taken by Paul, mga brother. Maganda. Babackup dito si Paul on the top lane. Tamis, makakalitas pa ba? Ang ganda na sabi ng Angela, pero hindi na umabot. Pumasok pa dito pa rin si brother Paul. Link activated, Tempest of Blade. Meron pa tayong last insanity coming from the X-Bolt, mga brother. Ang gulo ng clash. Tignan natin. Umpog sa bato, wild charge coming from Grak. Pero ang daming pulado dito, mga brother, kaya matake. Pero pulado rin dito si brother Link. Kimi mo may racket, tumama, pero wala pa rin. Kulang pa rin ang damage, mga brother. Glorious pathway just to get out. Ano, tira na lang dito sa side ng blue side is si Kimi and the Angela. Casualty coming from the team SRB. Panalo sa clash na yon ang team Polillo Tariktik. Nice one, mga brother. So let's do an item check, mga brother, kung ano ba nangyayari. So we have, masakit na rin to. Kimi now has a glowing wand, going for an ice queen wand ata to, o ano, ice queen wand, holy crystal, truncheon, pwede yan, mga yan. Pero sa side ng Tariktik, ooh, nice one, nice Kimi racket coming from brother Gab doon. Ang ganda ng on point ang kanyang aiming doon, mga brother. Now Rakto Basilos getting out of this gang, mga possible gang. Pero ang sakit, ang ganda ng flicker S doon coming from Kupra. Pero sana ibang Angela doon. Free hit dito ang ating Kimi, mga brother. Pero wala siyang mana, wala siyang energy dahil wala siyang blue buff. Now tamang objective lang din si magandang ginagawa rin dito ni Link, not being too aggressive dahil alam niya nagkamali siya ng galaw kanina. Link now has Demon Hunter Sword. So this is very new to me, mga brother. Demon Hunter Sword, di ko alam kung ano nangyari. Pero na pumasok si Link natin, gusto niya ata attack speed, wala nang damage. Tempest of Blade activated, pero ang sakit, mababurn ata doon si Link. Patay din ang ating Link. Grabe naman si Balor Jun, just doing his job, mga brother. Pero si Tamis nandito, free hit lang talaga. Patay dito si Brother Kicks, nakicks sa mukha. Patay rin si X-Boy, yung pangalan niya. Mambout lang din. Ang natira naman sa clash na yon si Brother Kupra at si Tresepas. Now, lamang na lamang doon sa clash na yon. Sa nangyaring clash na yon ang ating team SRB with the help of Tamis. Tamis now is doing his thing. Tamis now is the face of the game. Tamis now is dictating the game, mga brother. Being aggressive and all, going to the back lanes as a fighter, using his dragon form wisely, mga brother. Ang ganda ng ginagawa doon ni Brother Tamis. Ling, I don't know, mga brother.
Shoutouts to you, Brother Paul. Pero for using the Demon Hunter Sword, ewan ko kung bakit. Pero tignan natin mga brother ah. Malay mo tumalab, di ba? You are using Endless Battle for Link kasi nga mga brother. Kada skill mo may true damage. So Link is known for spamming his second skill plus the Tempest of Blade. Kaya nagre-refresh yung second skill niya. Kaya may true damage ka all in all. Almost every attack mga bra, almost every second skill. Next attack nun, may next basic attack mo is meron ka true damage. So yun ang importansya ng Endless Battle. So post daw Hail Mary Full of Grace dito ang team Lactobacillus ay ang team SRB. Tingnan natin mga brother. Tank killer daw kasi. Pwede naman tank killer pero di mo unahin yung tank. Kung ikaw yung Link mga brother, di mo unahin yung tank, di ba? Kung ikaw yung Link, ewan ko lang amin ha. Ito siguro ewan ko, di naman kailangan ng dasal dito ng team SRB. Siguro gusto nila, baka may inutusan sa kanilang isa, di ba? Bumili ng toyo kasi madalas suka eh. So, teka lang. Pa-PM natin pag Gina mga brother. So, ayan. Shout sa iyo, Ma'am Karis Calix. Gina daw, G. Teka lang ha. Ma'am Bebs, Gina ba? Ay, okay. G. Oh, game na raw. Nakuha niya kay Chuk's build. Naku po. Huwag naman sana, di ba? Delikado ka dyan. Tournament to, brother. 7K tournament to. So, resume na natin yung game, mga brother. Tingnan natin ang item build ni Kari. Kari now has Endless Battle, I'm guessing. Now, he will go for the Rose Gold. Tapos meron na tayo, Makunat. Valir now has a Glowing One. So, marakas, masakit ang poke netong ating, naka-fleeting time naman ng Angela. So, ma-expect na madalas ang sarip nito. Now, we have for the Yuzhong. Yuzhong is now going for the BOD. Yan ang masakit, mga brother. Yuzhong going to the backlane always, mga brother. Kimi now, yun natin, ma-activate ba? Nagparamdam lang din. Pumapasok dito si Link, tumatapang, pero pinapasok. Grabe si Giggs, pero Tempest of Blade activated. Last Insanity activated too. Wild Charge coming from Glock. Preheat dito si Trecepa. Signal natin mga brother. Ito yung tinatawag natin. Backlane damage coming from Tahmis mga brother. Pero si Kari dito mga brother. Sobrang siga. Tingnan natin. Hindi na nakabuelo dito ang ating si Tahmis doing sneak. Go. If I were Tahmis, I wouldn't go for export. Dahil meron pa siyang immortality. That was not a well-executed play coming from Team SRB. Dahil mali sila nang na-prioritize na heroes. Yun ang pinaka-problema doon. Mali ang pagpasok ni Ling, masyadong maaga. Mali ang pagpasok ni Tahmis dahil mali ang kanyang target priority, no? So yun ang naging problema doon mga brother. Objectives taking care of brother Trecephas. Pero ito, Tempest of Blade activated mga brother. Ito ang tulong ng shield ng ating Rose Gold. Pero patay pa rin ang ating carry mga brother. Matagal mamatay ito. Mga brother, si X-Borg with Immortality plus the Piraga Armor, masyadong matagal mamatay yan. Magsasayang ka lang ng energy dyan. Yun just being aggressive, mga brother. Na-cancel pa naman yung first kill dito ni Brother Paul. Pero Tyrant's Rage coming from the Cobra, mga brother. Ang sakit na nga ng normal attack. Tank killer, gumagana ata talaga ang ating Demon Hunter Sword. Last Insanity activated just to get out. Tempest of Blade activated too. Wala na nga. Wala nang magawa dito. Pati si Brother Kicks, kinik sa mukha. Ang sakit ng glowing one ng ating kinik. God doing his thing. Sumali bang Angela? Naka-fighting time yan. Pero wala na rin. Masyadong makunit ang ating mga hilos mga brother. Pero makakamambaot siya. Pero ganun pa man mga brother. Four are dead on the side of Team Polillo Island. Tariktik. Naging lugi sila doon mga brother. Nagkamali. Nagkamali man ang Team SRB kanina sa execution nila sa gameplay. Sa kanilang plan. Pero bumawi sila sa pangalawang clash mga brother. So that was well executed. So they went for the chase carry si Brother Paul. And backup coming from the team Tariktik. Pero may backup din coming from Team SRB. Grabe naman yung Team SRB. Di ba? Paramdaman lang. Lord is now
on the lanes, mga brother. Mid lane ng first kill. Pero meron purify yan, mga brother. Sumari bang Angela? Pasok bila si Tempest of Blade coming from Link. Tignan, last insanity activated. Wala nang immortality yan, mga brother. Ang sakit, na pre-hit doon ng carry. Mamba out doon ceiling, mga brother. Shenron, papasok pa ba? Mapapatay niya dito, mga to, mga brother. Mali ang talon ni brother Thomas, pero patay pa rin with the help of Kimi. Grabe naman, Kimi mo lalakit. Tanong mo kung bakit. Ito na, papasok na with the Lord. Matitake ata nila yung game 1. Tower lock na ba to, mga brother? Patay rin ng ating Kupra. Tempest of Blade activated again. Patay ang ating Kiri Spree coming from the thing. Tapos na, game 1 will go to the side of Team SRB. Nice one. Game 1. First game, nice game, mga brother, coming from Team SRB. Nice game, mga brother. Medyo nag... end this battle siya, pero nag-ult lang ako. Kasi nag-ult ako sa Demon Hunter Sword. Pwede pa yung ano siguro, ano ba to? Yung Violet, Scarlet Phantom.